So, hi guys! Panibagong araw, panibagong video, panibagong vlog, at panibagong update na naman. So, ayun, nadagdagan na naman tayo ng dalawang subscribers. And thank you very much. At sa mga dadaanan ng video na to, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga ginagawang video. At dito sa aking channel, dito nga pala sa aking channel ay nag-share ako ng mga experience ko at yung mga natututunan ko along the way. Yan, doing backyard hog raiser. Ayan. So, ngayon nga ay nanganak na si Barbara. Ayan, nag-update ako kagabi habang nanganak siya. So, ngayon ay papakita ko lang yung itsura at day 1 ng ating mga alaga. So, ayun nga, based nga sa aking kwento, ayan, ay napaaga ng husto yung panganak ni Barbara. Kasi, pakita ko lang. Ayan, dito ko nag-base, ayan, date of nung sinampan siya ay February 17. So, nauna si Matet na masampahan ng dalawang araw next si Barbara. So, February 19 na siya. So, try nyo mag-compute. So, siguro, nagkamali ako ng bilang. No? Pero, hindi ako makakalimot sa yung alaala ng kung kailan siya na sampahan, no? Ayan. So, siguro ang nakikita ko talagang sintomas or nakikita ko talagang reason bakit na nganak si Barbara ng mas maaga is yun nga, inabot siya ng napakaraming araw na hindi siya kumain. So, kahapon or dalawang araw lang mula nung ano, saka pa lang siya kumain. So, pakunti-kunti lang. So, nakwento ko na yung mga ginawa ko. Kung naka-experience po kayo ng inahin nyo ay hindi kumain, ayat, at nababahala kayo or kinakabahan kayo, huwag kayong kabahan. Normal na nangyayari yan. Kailangan lang talagang tiyagain, bantayan at alagaan. So, yun, kung gusto nyo malaman kung ano yung mga ginawa ko, panoorin nyo lang yung mga sumunod na video na to. And doon, kinuwento ko kung bakit siya bumalik yung gana niya sa pagkain. Yun, balik tayo. Yun nga, nanganak siya ng maaga dahil nga siguro sa sobrang gutom. And actually, hindi nahirapan sa panganak to si Barbara. So, pang lima na ni Barbara ng panganak. So, ngayon ay nanganak siya ng 10. So, hindi ko na videohan yung last na niluwal niya. So, kasama yung pinakamalaking placenta, may nakabalot doon na isa. Unfortunately, nagkaroon tayo ng casualty, ayan, namatayan tayo ng isa at nadaganan or umilalim. Hindi naman siya nahihiga ng biglaan. Yung tipong nadaganan lang ng dede nito
yung ulo. So hindi na nakahinga. Siguro mga 10 minutes lang yung pagitan no, na tumalikod ako, bigla na lang nakita ko ganun na. So kung makikita nyo ay ito. Ayan. So may mga malalambot siya na dumi. So normal din 'yon sa ating mga biik dahil sobrang lakas ng gatas. So humihingi na ng pagkain to si Barbara, pero dahil nga nakita kong ganyan yung ano niya, naglagay lang ako ng konti tapos pinainom ko siya ng pinainom ng tubig. Dahil sobrang init din, kung makikita nyo, nilagyan ko ng electric pan. Pero may konting hangin naman, pero nawawala-wala. Ayan, makikita nyo ang kung ng dahon ng nyog ay hinahangin siya, no? Ayan, so may konting hangin. Kaya nga lang, yung yero natin ay masyadong mababa to para sa kanya. So absorb na absorb niya yung init. So alam naman natin yung ating mga alaga na baboy ay hindi yan nagpapawis. So wala silang cooling process para maglabas ng init sa katawan. So ang kailangan natin gawin dito ay mag-provide pa ng electric pan tapos painumin ng maraming tubig. So swerte tayo dito kay Barbara kasi hindi siya nahirapan, malakas at sobrang dami niyang uminom ng tubig. And kung makikita nyo ay sobrang dumi. Yung pinakapanganay ata yung namatay kasi yun yung may mga balot pa ng placenta ay na yun yung namatay. So yung mga dumi na yan, mga placenta pa yan na natuyo sa katawan nila. Pinutulang ko na rin ng kanilang mga buntot. So yan. At kaya may mga dugo-dugo sila. Yan. Kuha na yan, sugat na no, ano. Dugo yan na galing dun sa kanilang mga buntot. So yun, hindi ko rin na videohan. So yan nga, ang bilang ko nga doon ay June 15 mga nganak. So ilang ano lang din yon, ilang araw ngayon ay June 7. Ilang araw pa ay mga anak na rin yun si Matet. So medyo ilang araw din tayo nito magiging puyat, kakabantay sa ating mga alaga. So hindi ko pa sila pinuputulan ng ano, ah, hindi ko pa sila pinuputulan ng ipin. So hindi rin ako nagputol ng pusod, hinayaan ko lang sila na maglalaro. Then yung pusod kusang naputol at kinain ng pasaway kong alaga yung buntot. Yan. So ang daming dede, hindi ko alam kung bakit nag-away-away sila. Ayan. Oh, ganito nangyari yun, malamang. Oh. So kaya kahit may harang na, may kailangan pa rin talagang bantayan. So hindi pa ako nagpuputol ng ipin, no? Tinitignan ko muna yung lakas nilang kumain. Dumede, sorry. Gusto kong makadede muna sila bago sila putol lang ng ipin. So gusto ko sana ay isabay na yung buntot at ipin
Kaso nga lang, sobrang init at napaka ano, ayoko munang masobran yung stress nila. Ito nga sanang buntot ay isasabay ko na nga doon. Kaso naisip ko pag natagalan to, inabot ng 2 or 3 araw yung buntot nila, ay napakadelikado na sa kanila. Kaya kailangan dapat pagkaluwal na pagkaluwal sa kanila ay maputol agad yung buntot para hindi mag ano tawag doon, ma-infection. Ganun. So pinutol ko na. Then next ko yung ipin. Mas delikado kasi yung buntot kaysa sa ipin. Yun yung ano natin. Observation ko yun. hindi na siya pwedeng putulan ng buntot kapag 2 or 3 araw na. Pero ang ipin, pwede pa siyang putulan 2 or 3 araw. Pwede pa siya. Ayan. Kasi pag 2 or 3 araw na sila, kahit dumede sila, hindi sila masyadong ma-stress kasi makakadede pa sila kahit wala silang ipin. Pero yung buntot, pag lumala na infection, dumugo ng dumugo, dun yung pinakadelikado sa ating mga biik. So as early as possible, kailangan makat yung buntot. Ayan. Hanggang dito na lang muna ang ating video update. So maraming salamat muli sa mga nanood at sa mga dumagdag na subscribers dito sa ating YouTube channel. Thank you very much. So sa maabot ng video na to, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga ginagawang video. So this is Edgar, ang simpleng magsasaka from Bicol, laging nagsasabi sa simpleng pamumuhay, masaya ang buhay. Ingat kayo lagi. Cheers and peace!